Hola! Welcome sa ating vlog. Today, gusto ko lang i-share kung paano ba ang sitwasyon ngayong panahon ng pandemic sa pagpunta sa opisina ng SSS. Ang ibig sabihin niyan, kwentuhan time. Dito sa Cavite, mula na nag-GCQ noong June 1, nagbukas na rin ang mga government offices dito. Madalas, puro payment lang naman ang need ko gawin kapag pumupunta ako sa opisina ng SSS. At pwede ko naman gawin yon online or i-forward sa iba't ibang bank na accredited nila. Kaya lang, pero dahil sa old school kami at cheque ang pinababayad namin, no choice ako kundi lumabas. Sa pagkakataon na to, kinakailangan ko rin makipag-usap sa tamang tao sa opisina nila dahil sa kaguluhan sa PRN number namin. Kung kaya't, di talaga ma-push ang second attempt. Sa mga nagbabalak na pumunta ng opisina nila, malamang ganito na rin ang senaryo kahit saang branch pa yan. Siguraduhin ninyong pumunta kayo ng sobrang aga para makapila at makaabot kayo sa queuing kasi everyday meron lang silang allowed capacity ng tao sa loob na kaya nilang harapin. Ito na po ang new normal natin. Dati, ang lahat ng tao na nakapila na iyan ay malayang maglabas-masok sa opisina nila kahit amoy araw pa sila. Pero ngayon, kapag naamoy mong amoy araw ang katabi mo, isa lang po ang ibig sabihin nun. Hindi po kayo naka-social distancing at bad yun eh. Mula dito sa entrance, iisang guard lang ang nakikipag-usap sa lahat ng nagtatanong. Pero ayon sa obserbasyon ko, bago kayo magpuyat sa pila, i-check nyo muna ang SSS number coding schedule nila kung saan yung huling number ng SSS number ng taong magtatransak ang inaalaw na pumasok sa araw na yun. Kung ang ending ng SSS number mo ay 1 and 2, every Monday ka pwedeng nandoon sa opisina nila. Kung 3 and 4, every Tuesday naman. 5 and 6, every Wednesday. 7 and 8, every Thursday. And 9 and 0, every Friday naman. Okay, let's go! Mula dito sa aking second attempt, napag-alaman ko na may dalawang klase ng pila. Isa para sa payments at yung isa para sa other transactions. Kung for payments lang, hindi na kailangan na sumunod sa kanilang number coding schedule. So, pwede tayo pumunta at magbayad mula Lunes hanggang Friday. Para sa other transactions naman, dito sila mahigpit sa pag-follow ng coding nila. Ang kasama sa other transactions ay loans, claims, updating, SSID, at marami pang iba. Ito yung number / health declaration slip nila na binibigay nila sa mga nakapila para sa payments. Marami ng establishment ang merong ganito to help them monitor ang mga tao na pumapasok sa opisina nila. Ang pinakamahalaga na kailangan nyong dalhin dito ay magbaon kayo ng maraming pasensya at ng upuan kung kaya niyo para hindi kayo mahirapan sa pila. Tulad ng ginawa ko. At dito na natapos ang ating kwentuhan. Sana nakatulong. Kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. Maraming salamat. Ingat kayo lagi.